15 bad habits na nakakasira sa utak natin, sa memory natin, pero hindi natin alam. Mahalaga po to. I think mga ibang bad habit baka ginagawa ninyo, pero hindi nyo alam masama sa utak. Kaya hindi ito mamaya tuturo ko yung mga good habits na gagawin. Iwas stress, tamang pagkain, exercise. Pero tingnan natin na sa 15, ilan ba dito ang ginagawa mo? Number 1, working when sick. Ibig sabihin, pag mahina na yung katawan natin, may sakit na tayo, huwag nang pipilitin. Kasi pag pipilitin natin, parang nag-overheat yung brain natin. No? Poor learning, hindi ka na rin mahina na memory mo, tapos pinipilit mo, baka mahirapan pa lalo. So, lalong nasisira yung sa memory at sa learning natin. Number 2, ito gawain ng marami. Natutulog ng nakakumot. Okay? Mahilig kayong magkumot. Hanggang dito lang yung kumot. Huwag pati ang ulo. Siyempre, pag kinumutan mo sarili mo, tataas yung carbon dioxide, di ba? Pag exhale mo, carbon dioxide, yun din ang mahihinga mo, babagsak yung oxygen sa katawan. Pag bumagsak ang oxygen sa katawan, madadamage ang brain cells, lalo na tulog tayo. Delikado po yan. Eh, no? Ito, mas delikado pa to. Tinakip niya yung una, no? So, hinihinga lang niya yung carbon dioxide niya. Kailangan niya ng oxygen. Bad habit yan. Huwag gagawin, ha? Pwede ma-brain damage. Number 3, sobrang lakas na sound. Okay? Pwedeng sa headphone, pwede sa earphone, pwede sa concert, o pwede sa tabi ng kotse, o MRT. Kung talagang laging sobrang ingay, nagugulo yung brain processes natin. Ano? Noise-induced hearing loss. Hindi lang tenga nagkakaproblema, pati yung utak. Parang nahihirapan siya mag-recognize ng sound eh. Actually, yung sobrang lakas na ingay, noise pollution yan, hindi rin maganda sa puso. Tumataas rin yung risk of heart inflammation kung maingay. So, maingay, bad for the brain, bad for the heart. Number 4, bad habit pala to. Laging nasa dilim, hindi nagpapaaraw. Baka may taong ganyan, trabaho na ng trabaho, sa dilim. May pag-aaral no? Pag nasa dimly lit room, lagi lang madilim, walang araw, wala siyang exposed sa sunlight, medyo nagbabago yung structure ng brain. Medyo naiiba yung memory niya, yung learning ability. Ito nga, 30% mas nasisira itong isang area ng brain natin, yung hippocampus. So, mas nagiging dull, parang mahina yung isip. Kailangan may exposure sa araw. Ano? Kailangan mo na exposure sa sun, iwas depression, tataas ang serotonin, more energy, at mas kalma ka. Number 5, sobrang stress. Pag laging stress, nasisira din yung brain function natin. Bad mood, anxiety, mas namamaga sa puso din. Okay? Ayon to sa pag-aaral sa Harvard Medical School. So, laging stress, bad for the heart, bad for the brain. Number 6, kulang sa tulog, di ba? Pag kulang sa tulog, di ba, mas inaantok tayo, mahina memory natin, di tayo makatrabaho, drowsy, parang nahirapan tayo maglakad, unsteady, may vertigo pa, nasisira din yung sa part sa brain natin to. The hippocampus is the part of the brain that suffers pag kulang sa tulog. Number 7, tubig, napakahalaga. Kaya pinipilit ko minum ng maraming tubig. Ang utak natin, 70% water. Oras na inaantok kayo masyado, sumasakit ang ulo, nagma-migraine, parang nanghihina, baka dehydrated ka. Hindi mo lang alam dehydrated ka. Lalo na yung mga matatanda. Mahirap kasi sabihin na, ay, hindi naman ako nauuhaw eh. Yung uhaw kasi depende sa tao. Pag medyo 50, 60 years old na, mas hindi na nauuhaw. Kahit dehydrated ang senior, hindi siya nauuhaw. Yung mga bata, pag nauuhaw ka, dehydrated ka na eh. Kaya nga, pag dehydrated ka, kulang sa tubig, cognitive decline, no? Hindi makaisip, hindi makasagot sa school. Eh, no? Hindi ka na maka-problem solving, hindi ka maka-coordinate. Mahina attention span kasi dehydrated ka. Hindi gumagana yung utak. Natutuyo yung utak natin. Yan. Kaya inom ng maraming tubig. Number 8, multitasking. Baka marami sa inyo gusto mag-multitask. Ibig sabihin, sabay-sabay.
nakikinig ng may kausap sa telepono, may sinasagutan, nag-aaral, tapos may sinasagutan dito sa school, sabay-sabay, hindi po pwede. Pag sinabay-sabay mo yung utak natin, mas gusto niya one thing at a time. Focus sa isang trabaho, pag natapos na, focus naman sa iba. Pag sinabay-sabay mo, may stress ka. Tataas ang cortisol, it leads to mental fog and scrambled thinking. So, ingat sa pagsasabay-sabay. Number 9, kailangan mag-almusal. Okay, may pag-aaral yan. Japanese study, 80,000 people. Yung hindi nag-almusal, mas mataas ang chance ma-stroke, mas naha-high blood, mas bumabagsak pa yung blood sugar sa umaga, mas pangit ang performance sa school at sa work. Hindi rin sila pumapayat. Actually, tumataba pa nga eh. Kasi bumabawi sila ng kain sa tanghali at sa gabi. So, kailangan laging may supply ng energy yung katawan pati yung utak natin. Laging nakaupo. Okay? Nakita nila may connection daw. Laging nakaupo, hindi nag-exercise, humihina rin daw yung memory. Yan o. Parang numinipis yung area ng brain na konektado sa memory. Kulang sa exercise, kulang sa circulation, di ba? Pag may circulation, naglalakad tayo lagi, mas gaganda yung daloy ng dugo sa utak. Exercising, decrease stress, increases mobility. So, kailangan natin gumalaw-galaw. Number 11, kailangan positive thinking, okay? Positive thoughts and stimulating thoughts. Dapat lagi may iniisip, may ginagawa, may pinaplanong maganda. Kasi kung parang ito, ang daming maganda nangyari sa buhay mo, pero nakafocus ka sa isang bad, diyan ka lang nakatingin. So, pag laging negative thinking, hindi maganda sa utak. Okay? Number 12, syempre, sobrang matatamis, hindi healthy foods kinakain. Pag sobrang tamis, tataas ang blood sugar, magiging overweight. Pag mataas ang blood sugar, prone ka, magkaroon ng brain damage. Poor nutrition. Okay? Sobrang alat ang kinakain, tataas ang blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, pwede ma-stroke. Pag na-stroke, sira na yung sa utak. Diba? Decline yung brain function. May kasabihan nga, diba, na unang stroke, pwede ka mag-recover. Second stroke, baldado na one side. Pangatlong stroke, namamatay na yung pasyente. Actually, isang saying lang yun, hindi naman lagi ganun nangyayari. Pero minsan, ganun nga nangyayari. Minsan yung unang stroke, nagre-recover. Yung pangalawa, hindi na makarecover. Pangatlong beses, natutuluyan. Kaya ingat sa high blood dahil sa sobrang alat. Gamutin ng high blood at diabetes. Sigarilyo at alak, syempre nakakasira ng utak. Common sense na ba? Smoking, hindi lang lung disease, heart disease, pati sa utak din. Alcohol, di ba? Kaya nga nagigewang-gewang paglakad, di ba? Pag minum ng alak, di ba? Para ka na-stroke eh. So, nalalasing, higher risk of dementia and Alzheimer's kung umiinom ng alak. Air pollution. Masama ang air pollution. Nakita natin, maraming pag-aaral yan. Pag yung bahay mo malapit sa main road, higher risk of asthma, higher risk of stroke. Mataas risk ng stroke. Bakit? Siguro yung mga air pollution eh, di ba? Pati Alzheimer's disease mas tumataas. So, ang gagawin natin, iwasan tong 15 bad habits, itong mga good habits, healthy diet, lagi nag-iisip ng maganda, learning, healthy foods, di ba? Sa gulay, broccoli, cauliflower, lettuce, di ba? Apple, watermelon, mani, pwede mani para sa utak, okay? Healthy oil lang tayo, ginger, pwede rin yan. So, more healthy, iwas sa matataba at mga processed foods. So, ito po yung summary, pinakita ko sa inyo. Other tips, maganda lagi na stimulate yung brain, switch routines. Huwag boring ang buhay, paiba-iba. Be social, kumausap sa maraming tao. Okay, digital detox, minsan relax yung utak mong masyadong magbasa ng mga bashers, magbasa ng libro. Okay? Bawasan ng stress, tamang tulog, exercise, safety. Huwag magpapasuntok sa ulo, ha? Magsuot ng helmet, mag-ingat po, yan o. Ingatan yung ulo natin na hindi madapa, hindi tayo bumagsak sa bahay, hindi tayo mabagok. So, safety sa bahay para safety ng utak natin. Sana po nakatulong tong tips.
15 bad habits na iiwasan natin para laging maayos ang ating pag-iisip at utak. God bless.